Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang Pilipinas ay kinapapalooban ng 7,641 na isla. Sa dami nito ay halos sinasabi ng iba na pag ang isang tao ay nagtago sa isa sa mga islang ito, ay mahihirapan ang mga otoridad na makita siya. Pero ang paninirahan dito ay may kaakibat na kahirapan. At isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw ni Julie Snodgrass na manirahan sa Pilipinas. Si Julie ay ipinanganak at lumaki sa Mississippi sa Estados Unidos. Inilarawan siya bilang isang mabait at mapagmahal na tao. Pero nang ang kanyang asawa na si Air Force Sergeant Joseph Snodgrass ay nadestino sa Pilipinas, ay wala siyang nagawa kung hindi sumama dito. Noong February 25, 1991, si Joseph ay in-report na nawawala ang kanyang asawa. Nang makausap siya ng mga otoridad sa loob ng kanilang base, ay sinabi nito na nag-away silang dalawa at akala niya ay lumabas lang ito para magpalamig ng kanyang ulo. Pero nag-alala siya dahil ilang oras na itong hindi bumabalik. Agad tiningnan ng mga investigador ang record sa kanilang base at dito nila nakita na lumabas nga si Julie ng alas 10 ng gabi. Pero sumapit ang alas 12 ng gabi ay hindi pa rin ito bumabalik sa base o sa kanilang bahay sa Pampanga. Kinabukasan, bandang alas 4 ng umaga, isang Filipinong driver ang nakakita kay Julie na nasa loob ng kanyang sasakyan sa isang bakanteng lote, 3 kilometro ang layo sa Air Force Base. Dito nakita ng mga kapulisan na patay na ang Amerikana dahil tad-tad ito ng saksak. Sa inisyal na investigasyon, si Julie ay lumalabas na nakasuot pa ng kanyang seatbelt at ang pintuan sa driver's seat ay nakabukas. Agad naisip ng mga investigador na baka nagtangka pa itong tumakas sa pumapatay sa kanya. Napansin din nila na kahit maraming dugo sa loob ng sasakyan, ay nakita nila na ang passenger seat ay walang bahid ng dugo. Dito lumakas ang teorya ng mga investigador na si Julie ay may kasama sa loob ng sasakyan habang siya ay sinasaksak. Dahil sa dami ng dugo, malakas ang kutob ng mga investigador na tumalsik ang dugo ni Julie sa sospek o mga sospek. Hindi nagsayang ng oras ang mga investigador at agad nilang pinroseso ang lugar ng krimen. Naghanap sila ng mga buhok at mga fibers na kahinahinala at dito lumutang ang una nilang clue. Nakakita sila ng isang hibla ng buhok pero hindi ito kay Julie dahil sa maitim ang kulay nito. Agad naghinala ang mga detectives na ang suspect o mga suspect ay isang Filipino. Hindi kalayuan sa pinangyarihan ng krimen ay nakita nila ang isang folding knife o kutsilyo na ginamit sa pagpatay kay Julie. Ito ay balot ng dugo ng Amerikana at lumalabas na ito ay may mga hibla pa ng damit ni Julie. Pero wala silang nakitang fingerprints dito. Habang gumugulong ang investigasyon, isang tanong ang nananatili sa isip ng mga detectives. Bakit pinili nito na umilis ng base ng alas 10 ng gabi at ano ang ginagawa niya sa bakanteng lote? Si Julie Snodgrass ay ipinanganak noong May 20, 1957 sa Dallas, Texas. Siya ay nakagraduate noong 1975 sa Pearl High School. Sa eskwelahan na ito ay dito niya natutunan ang paggamit ng clarinet. Sa high school niya din nakilala ang kanyang asawa na si Joe Snodgrass habang siya ay nasa bowling alley kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanyang ina, nagkakilala ang dalawa nang ang manager ng bowling alley ay nagdesisyon na paggamitin ang grupo ni Julie at grupo ni Joe ng parehong lane dahil walang ibang bakanting lane na pwedeng magamit. Pagkatapos ng high school ay agad silang nagpakasal. Si Joe ay nag-join sa army at pagkatapos nilang makasal ay sumama si Julie kahit saan ito madestino. Hindi nagtagal ay pinanganak ni Julie ang kanilang nag-iisang anak na pinangalanan nila na Josh. Sila ay tumira sa Germany, United Kingdom, Montana at Arkansas bago madestino sa Pilipinas. At minsan kapag hindi siya kasama ni Joe ay naglalagi siya sa Florida at doon siya naging katoliko at deboto ng simbahan ng St. Richard's Catholic Church.
Ayon kay Sister Therese Jackson, si Julie ay isang energetic at mapagbigay na babae. Agad ito naging parte ng mga aktibidades sa loob ng kanilang simbahan, kaya nang mabalitaan nila ang nangyari sa kanya, ay agad nilang ikinagulat at ikinalungkot ito. Ito ang mismong mga salita na kanyang sinabi sa pamilya ni Julie, and I quote, "She was the kind of person you'd like right away. A friendly person, outgoing, and a welcoming person. She tried to put her beliefs into practice, and she was a joyful Christian." Nang ipinaalam ng mga investigador, kay Joe ang sinapit na kanyang asawa ay naging emosyonal ito. Agad kinuwestiyon ng mga detective si Joe at base sa record, hindi siya lumabas sa Air Force Base ng gabi na nangyari ang krimen, kaya hindi siya itinuring na suspect. Ang pagkamatay ng 30 taong gulang na si Julie ay ikinagulat ng mga nakakakilala sa kanya dahil siya ay isang mabait, madaling pakisamahan na tao at wala siyang kaaway. Inilipad ang kanyang labi pabalik sa Mississippi at ibinurol siya sa Lakewood Memorial Park. At habang nakaburol si Julie sa Amerika, ay hindi tumigil ang Naval Criminal Investigative Service o NCIS para hanapin ang suspect. Ang unang teorya ng mga investigador ay pinatay si Julie dahil sa ayaw ng mga Filipino sa presensya ng Estados Unidos. Ang pangalawang teorya ay ang pagnanakaw. Ang kanyang mga wallet, bag at ibang mga mahalagang bagay na pagmamayari nito ay nawawala sa loob ng kanyang sasakyan. Noong panahon na nangyari ang krimen na ito, tinatayang 60% ng mga Filipino ay mahirap, kaya para sa mga detectives, may posibilidad na isang Filipino ang gumawa nito kay Julie. Pero isinantabi nila ang dalawang teorya nang lumabas sa investigasyon na ang relasyon ni Joe at Julie ay hindi perpekto. Ayon sa records, ang dalawa ay pansamantalang naghiwalay tapos nagkabalikan tapos nagdivorce pero hindi naglaon ay nagpakasal ulit sila. Ang mga impormante ay sinabi sa mga investigador na dapat nilang tingnan ang katulong ng mag-asawa na si Lucy. Si Lucy ay isang magandang dalaga na naninilbihan sa bahay ni na Joe nang mahigit isang taon na. Pero lumalabas na ang trabaho ni Lucy ay hindi lamang natatapos pag malinis na ang bahay ng mga Snodgrass, pero nagpapatuloy ito pati sa kwarto ni Joe. Ang mga tao na bumibisita sa bahay ni na Julie ay napapansin ang kakaibang pagkilos ni Lucy. Pero ang mas malala, ang anak ni Julie na si Josh ay sinabi sa mga investigador na isang beses ay sinabi sa kanya ni Lucy na gusto niyang tawagin siya nito na mom o nanay dahil siya ay magiging nanay nito. At dahil sa mga impormasyon na ito, dinala nila si Lucy sa loob ng Air Force Base para questionin, pero itinanggi niya na wala siyang kinalaman sa nangyari kay Julie at wala din siyang relasyon sa asawa nito na si Joe. Pero hindi naniwala ang mga investigador dahil sa salaysay ng anak ni Julie ay nahuli niya ang kanyang ama at kanilang katulong sa loob ng kwarto na ginagawa ang isang bagay na hindi kabilang sa kanyang responsibilidad bilang isang katulong. Idinaan si Lucy sa isang polygraph test at nakapasa ito. Pero kahit ito ay pumasa sa lie detector test, malaki pa rin ang kanilang kutob na may kinalaman ang Pilipinas sa nangyari, kaya iniba nila ang kanilang taktika. Inimbita ulit nila si Lucy sa isa pang round ng interview at sa pagkakataon nito ay humingi sila ng tulong sa lokal na kapulisan sa Pampanga. Ayon sa NCIS, 4 na interview ang ginawa nila kay Lucy para malaman kung sa paulit-ulit na interview ay pareho ang impormasyon na ibibigay nito. At sa kalagitnaan ng pang-apat na interview, dito na tumiklop ang Filipina. Dito na niya inamin na meron siyang kinalaman sa nangyari kay Julie. Sinabi niya na si Joe ay lumapit at humingi ng tulong sa kanya para idispatcha ang asawa dahil ayaw na nitong pakisamahan si Julie. Sa tulong ng kanyang dalawang tsuhin na kumontak ng isa pang suspect, ay sinimulan nila ang plano sa pagdispatcha sa Amerikana. Dahil sa impormasyon na nakalap ng mga investigador mula kay Lucy, ay inimbita nila si Joe para questionin. Nang siya ay questionin, nagalit ito at mariin niyang itinanggi na may kinalaman siya sa nangyari. Itinanggi rin niya na may relasyon siya sa kanilang katulong at tinawag niya si Lucy na isang sinungaling. Para mapatunayan na malinis ang kanyang konsensya, kahit hindi pa nabibigyan ng search warrant ang mga investigador, ay kusa niyang pinayagan ng mga ito na magsiyasat at mag-imbestiga sa loob ng kanilang bahay. Dito na nakita ng mga investigador ang isang life insurance policy na nasa ilalim ng kama.
Nang tinanong si Joe ng mga ito kung bakit ang mga dokumento tungkol sa insurance ay nakatago, laking gulat at lalo silang naghinala dito nang sabihin niya na ayaw niya talagang makita ito ng mga investigador. Nang siniyasat nila ang dokumento, ay nakita nila na kamakailan lang ay tinaasan ni Joe ang halaga ng life insurance policy sa kanyang asawang si Julie na mula sa $200,000 ay naging $400,000 ito. Nang halugugin ng mga investigador ang desk ni Joe sa kanyang trabaho, ay nakakita sila ng isa pang posibleng ebidensya. Nakakita sila ng mga floppy disk. Para sa mga hindi nakakaalam, ang floppy disk ay ginagamit para ilagay ang mga computer data o mga programs. Habang nagkakaroon na ng linaw ang kaso tungkol sa pagpatay kay Julie, ay isang pangyayari ang naging balakid sa investigasyon. Para masigurado kung kay Joe nga ba talaga ang dalawang floppy disk na kanilang nakita, ay inimbita nila ito sa interrogation room para kumpirmahin kung kanya ba ito. Nang sinisiyasat niya ang mga floppy disk, ay naging abala ang mga investigador sa ibang bagay sa loob ng kwarto at habang hindi sila nakatingin, kinuha ni Joe ang floppy disk sabay talikod sa mga investigador. Dito siya naglabas ng gunting at pinagpirapiraso niya ang mga ito. Agad siyang pinigilan ng mga ito pero ang ebidensya ay pirapiraso na. Ang kanya naging asal sa loob ng interrogation room ay lalong nagpatatag sa hinala ng mga investigador na kung anuman ang laman ng floppy disk ay mahalaga kaya ginawa nito ang lahat para masira ito. Pagkatapos nilang makuha ang mga natitirang parte ng ebidensya, ay agad nilang dinala at inilagay si Joe sa military custody. Agad gumawa ng paraan ang mga investigador para maisalba ang ebidensya pati na ang kanilang reputasyon. Bumalik sila sa Estados Unidos, dala-dala ang mga sirang floppy disk at kinontak nila ang iba't ibang mga tao na nagtatrabaho sa computer forensics para magtanong kung kaya pa bang maisalba ang ebidensya. Pero sa kanilang dismaya ay walang makapag-reassemble nito. Ayon sa NCIS, kinontak nila ang iba't ibang agency sa Estados Unidos mula sa federal law enforcement at mga pribadong sektor para humingi ng tulong pero bawat koneksyon na kanilang nagagawa ay walang makapagsalba sa floppy disk. Isa sa mga agency na nilupitan nila ay sinabi na aabuti ng ilang buwan o taon bago sila magtagumpay dahil wala pang teknolohiya na nagagawa o natutuklasan para makatulong sa pag-reassemble dito. Bukod sa tagal ng proseso, aabutin din ang tinatayang $1,000,000 ang gagastusin nila sa proseso. Isa pang balakid ay kahit gumastos sila ng malaking halaga ng pera at magtuon sila ng panahon, ay wala pa rin kasiguraduhan na maisasalba ito. Nang halos wala ng pag-asa na nakikita ang mga investigador, isang deputy officer ang nag-alok sa kanila ng tulong. Sinabi nito na ang gagawin niya ay lagyan ito ng tape. Ito ang nagbigay ng idea sa mga investigador na kontakin ang sarili nilang computer forensic laboratory para buuin ang floppy disk gamit ang tape. Ang unang ginawa ng technician ay pinisin ang floppy disk lalo na ang mga baku-bakong parte nito. Pero dahil ang ibang parte nito ay talagang hindi na maisasalba, kinailangan nilang mag-isip kung paano mapalitan ang mga nasirang parte nito. Kaya nagdesisyon sila na gumamit ng bagong floppy disk. Kinuha nila ang original na parte nito pagkatapos ay inilagay sa bagong floppy disk. Nang mailagay nila ang original na parte sa bagong floppy disk, ay idinikit nila ito gamit ang isang clear tape. Pero nang tines nila ang kanilang ginawa, ay nadismaya sila dahil hindi ito gumana. Nakaapat silang test sa floppy disk pero lahat ay pareho lang ang resulta. Lahat ay palpak. Nang tiningnan nila ang floppy disk, nadiskubre nila na makapal ang ginamit nilang uri ng clear tape kaya naghanap sila ng ibang uri ng tape na hindi makapal pero epektibo pa rin na pandikit. Sa kanilang pagre-research ay natuklasan nila ang bagong labas na uri ng tape na tinatawag na 811. Ayon sa manufacturer ng tape na ito, ang tape ay hindi mag-iiwan ng residue o bakas, madali rin itong may-apply at mabilis tanggalin. Inulat nila ang proseso at sa pagkakataong ito ay ginamitan nila ito ng 811 tape at sa kanilang gulat ay nagtagumpay ang kanilang eksperimento. Nakita nila ang mga data at impormasyon na nilalaman na nasirang floppy disk. Matapos magdiwang ang mga investigador sa kanilang tagumpay, agad nilang ibinigay sa computer forensics ang floppy disk para maghanap ng impormasyon na magsasangkot kay Joe sa pagpatay sa kanyang asawa at hindi nga sila nadismaya.
Dahil dito nila nakita ang malakas na ebidensya na magtuturo na si Joe ang mastermind sa pagpatay sa kanyang may bahay na si Julie. Nakakita sila ng isang dokumento na naka-address sa kanilang kasambahay na si Lucy. Nakiusap siya dito na humanap ng mga tao na kayang itispatsa ang kanyang asawa. Dito din napatunayan na may relasyon ang dalawa dahil nakalagay sa huling parte ng dokumento ang mga salitang "I miss you and I love you." Dito lalong nakumbinsi ang mga investigador na totoo ang inamin ni Lucy sa loob ng interrogation room at ito din ang magpapaliwanag sa ikinilos ni Joe nang makita nito ang floppy disk. Nang ma-interview ang mga tiyuhin ni Lucy ay isa sa kanila ang tumiklop at agad umamin sa kanilang ginawa at partisipasyon sa pagpatay kay Julie. Ayon sa kanya, sila ay inalok ni Joe ng $150 at halagang 1,000 piso para sa kanilang pamasahe. Hindi malinaw at hindi sinabi kung ang alok na ito ay sa bawat isa o maghahati sila sa halagang ito. At dahil sa gusto kong malaman kung magkano ang halagang ito ngayon kumpara noong 1991, ay lumabas sa research ko na ito ay nagkakahalaga ng $328 o 18,000 pesos ngayon. Bukod sa pera na inalok sa kanila ay lumabas din na pinangakuan si Lucy ni Joe na dadalhin siya nito sa Amerika para doon magsimula na kanilang bagong buhay na magkasama. Ayon sa mga investigador, nag-request si Joe kay Lucy na maghanap ng mga tao na kayang mag-dispatcha sa kanyang asawa. Pagkatapos pumayag ni Lucy sa plano, ay kinontak niya ang kanyang dalawang tiyuhin na hindi nagdalawang isip sa trabaho. At para maging matagumpay ang plano, ay nagdagdag pa sila ng isang tao. Noong February 26, 1991, ay nasa loob ng Air Force Base si Joe dahil nagtatrabaho siya sa Investigations Unit. At para maisakatuparan ang plano, kinontak niya si Julie para hingin ang opinyon nito sa isang kaso at inutusan din niya ang kanyang asawa na magdala ng pera sa Air Force Base dahil ayon sa kanya ay meron siyang babayaran na isang informant. At bilang isang mabuting may bahay, sinunod niya ang utos ng kanyang asawa at nagbiyahe siya kahit gabi na. Nang naihatid niya ang mga kailangan ni Joe, siya ay lumabas sa Air Force Base pabalik na kanilang bahay. Pero sa biyahe na ito na siya na-ambush. Habang siya ay sinasaksak, si Julie ay umiiyak at sumisigaw ito ng "I hate you, Joe." Naniniwala ang mga investigador na pumayag si Lucy sa plano ni Joe dahil pinangakuan siya nito na dadalhin siya sa Amerika para magkaroon ng marangyang buhay. Dahil sa napakalakas na mga ebidensya ay kinasuhan siya ng Air Force. Pero habang naghihintay ng kanyang paglilitis, noong June 1991 ay pumutok naman ang Mount Pinatubo na naging sanhi ng kaguluhan sa Air Force Base dahil sa kapal ng abo na bumalot sa buong base. Noong August 1991, sinamantala ni Joe ang mga kaguluhan na nangyayari sa loob ng base dahil sa paglilinis sa mga natitirang abo galing sa Mount Pinatubo. Tinangka nitong makatakas pero dahil sa kapal ng abo ay nahirapan siyang magmaneho. Kaya hindi siya gaanong nakalayo sa mga humahabol sa kanya. Siya ay inilipad pabalik sa Estados Unidos at nilitis siya sa kasong solicitation of murder. Nag-plead siya ng guilty at noong June 3, 1993, pinatawan siya ng habang buhay na pagkakakulong at hindi siya bibigyan ng parol. Si Lucy at ang kanyang dalawang tiyuhin naman ay nilitis sa Pilipinas at sila ay pinatawan ng 1 taon na pagkakakulong. Kung ano ang kaso at bakit ito lamang ang ipinataw sa kanila ay hindi ako makakita sa aking research kung ano ang dahilan ng napakababang parusa na ibinigay sa kanila. Ang isa pang lalaki naman na kanilang kasabwat ay hindi nakita dahil nakapagtago agad ito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan!